Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kakausapin ng Pangulo ang Chinese Ambassador to the Philippines. Kaugnay ng pahayag nitong dapat tutulan ng Pilipinas ang kasarinlan ng Taiwan kung may malasakit ito sa mga OFW roon. Ikinagulat daw ng Pangulo ang pahayag na naging mitsa pa ng panawagang iparecall ang ambassador. Sabi ng Pangulo, baka naman nagkaroon lang ng hindi pagkakaintindihan. Narito pa ang pagtutok ni Ivan Mayrina. Aminado ang Pangulo, siya man ay nagulat sa pahayag ni Chinese Ambassador Wang Xilian na sa tingin ng ilan ay may tonong pagbabanta sa mga OFW sa Taiwan. Sabi kasi ni Wang sa isang talumpati, dapat tahasang kontrahin ng Pilipinas ang kasarinlan ng Taiwan, ebes sa gatungan ng tensyon sa pag-aalok ng mga base militar sa Amerika malapit sa Taiwan, kung totoong may malasakit ito sa kapakanan ng 150,000 OFW roon. Panawagan pa nga ng isang senador sa palasyo, sabihan ng Beijing na iparecall o pauwiin ang ambassador sa China. Pero sabi ngayon ng Pangulo, I think there must have been element of yung lost in translation. English is not his first language, but I'm very interested to know what it is that he meant. Nauna lang sinabi ng Chinese embassy na misquoted, misinterpreted, at taken out of context ang naging pahayag ni Wang. But I'll be talking to the ambassador soon, and I'm sure he will be very anxious to to give his own interpretation of what he was trying to say. Nasa Bulacan ng Pangulo ngayong araw para sa ilang aktibidad, kabilang ang groundbreaking ceremony para sa ilang pabahay. Sa kabuuan, 30,000 housing units ang itatayo sa Bulacan. Halos 2,000 sa mga ito ay sa barangay Gaya-Gaya sa San Jose del Monte. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development, nasa 1.2 million housing units na nagkaroon ng groundbreaking, lampas na sa 1 million kada taong target ng administrasyon. Itong pong 1 million to, meron na pong plano, meron ng lupa, may LGU na rin at may pirmahan na. In a few months time, magtatayo na ang buildings ito. So makakita na matatapos na next year. Pero dahil groundbreaking pa lang at di pa mga bahay, iginit ng Pangulo na mas mahalagang patunay ng tagumpay aktwal na pagtayo ng proyektong pabahay. That's the next part. Pagka nagsimula ng umaakyat, inspeksyonin natin para makita naman na talagang gumagalaw. Sa di kalayuan, may groundbreaking din para sa pagtatayo ng St. Bernadette Mother and Child Hospital na may 65 hospital beds. Mula sa Bulacan, para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 Oras. Kaugnay ng umano'y misquoted niyang payag, hiningay ng paglilinaw si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian. Sumagot kaya? Alamin sa pagtutok ni Maki Pulido. Sabi ng Chinese Embassy, misquoted o misinterpreted daw ang mga katagang ito. The Philippines is the vice to unequivocally oppose Taiwan independence rather than stoking the fire by offering the U.S. access to the military bases near the Taiwan Strait. If you care about the 150,000 overseas foreign workers. Naging mitsaya ng pag-alma ng ilan at panawagang iparecall sa Beijing ang kanilang ambassador. Kaya nang makaharap muli ang ambassador kanina, pinalilinaw yan ng ilan sa media. The Chinese embassy said that you were misquoted last Friday. Would you like to please clarify? Sa kabila ng ilang beses na tangkang makuhanan ng pahayag, tumanggi si Wang. Mapa sa ambush interview o sa kanyang speech, pagkakaibigan ng Pilipinas at China lang ang mensahe niya. Philippines and China have been friends for centuries, if not millenniums. And we believe friendship is the mainstream of China-Philippine relations. So we also believe that China-Philippine friendship will last forever. Guest of honor si Ambassador Xilian sa International Chinese Language Day sa Jose Abad Santos High School sa Manila, isa sa apat na pampublikong paaralan sa Manila na nagtuturo ng foreign languages. Sana, sabi ni Ambassador Xilian, mas marami pang kabataan ang mag-aral magsalita ng Chinese para lalong lumalim ang relasyon ng China at Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 Oras.
Babala naman sa mga nakikicharge sa mga USB port at charging station sa mga pampublikong lugar. Iwasan na yan dahil nagagamit yan sa panghack ayon sa mga eksperto. Kung paano kayo hindi mabibiktima, alamin sa pagtutok ni Oscar Oida. Para sa mga taong gala na biyahe ng biyahe kung saan-saan at laging on the go, eh talaga namang laking tulong ang mga public charging ports na matatagpuan sa mga malls, coffee shops, terminals at kung saan-saan pa na maaari kang makicharge ng iyong cellphone gamit ang USB cable. Pero wait, bago mo isaksak ang inyong kable dyan, nabalitaan niyo na ba ang tungkol sa juice jacking? Ang juice jacking galing siya sa salitang juice, ibig sabihin yung power, at jacking, ibig sabihin hijack. So juice jacking, hinahijack yung device mo sa pamamagitan ng pag-charge mo o pag-connect sa power. Ang ating mga USB cable ay may dalawang function. Ang unang function ay para magbigay ng electrical impulse na siyang ginagamit upang makapag-charge. Ang pangalawang function naman ito ay ang pagta-transfer ng data na siyang ine-exploit ng mga cyber criminals. Karaniwan umunong ginagawa ang juice jacking gamit ang isang hacking device na ikinakabit ng mga hacker sa mga public USB ports. So halimbawa, gusto mo mag-charge, kumunek ka sa wall. Pero sa likod ng wall, meron ganito. Tino mo mangyayari sa... Habang nag-charge ka, may kumukonek na pala, di mo alam. Ibig sabihin nun, nakapag-inject na ako ng data papunta doon sa device mo. Dito na raw imamanipula ng cyber criminal ang inyong device para makuha ang lahat ng mahalagang impormasyon na pwede nitong mapakinabangan. Lalo na pag tinaniman nila ng malware. Pag nagtanim sila ng malware doon, na ang malware na yon nag-i-spy sa kanya o nagdi-detect ng mga banking o financial transactions, wala na, ubos na pera. Aminado ang estudyanteng si Ana na labi siyang nabahala nang mabalitaan niya ang tungkol sa juice jacking. Very scary po siya kasi usually po lumalabas ako for cafes pag nag-review. So lagi ako nag-charge. So now that I know na may ganyan pala, very scary po. Ayon sa mga eksperto, para di mabiktima ng juice jacking, hangga't maaari sa mga trusted establishment lang makicharge gamit ang USB port. Makakaigiring suriin ang mga USB ports kung may sign of tampering. Maaari din namang gumamit ang data blocker na ikinakabit sa USB cable. Kasi ito, tinatanggal niya yung dalawang pin kung saan tumatakbo yung data. So dinisable niya yon. Ang tumatakbo dito, yung dalawang pin lang, yung electrical cable para sa charging. Bagamat nangyayari na ito sa ibang bansa, dito sa Pilipinas, wala pa raw napapaulat na kaso ng juice jacking. Kasi una, pwedeng hindi talaga siya ganun kasikat na method. Kasi mahirap eh. Kung sa airport, kailangan mong maglagay. Kung sa coffee shop, kailangan mo talaga magbukas ng mga ganyan. So pwedeng ganun kung bakit kukonti yung report or walang alam tayo na nabiktima na pala tayo ng juice jacking. Pero para makatiyak, mas maigi raw na gumamit na lang ng sariling charger salit na makisaksak sa mga USB port. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Sa mga gusto namang magtrabaho abroad, may libo-libong job opening ang bansang Austria para sa mga Pinoy. Tinutukan yan ni Dano Tingkungko. Minsan nang nag-apply bilang caregiver sa Israel ang midwife at registered caregiver na si Junette. Ang problema lang po, ang nakakalungkot lang na balita, nag-close po ang Israel ngayon for caregiver. Hindi po tayo napasama sa mga napili, kaya naghahanap po tayo ng ibang bansa na pwede po tayong magtrabaho. Kaya naman ikinatuwa niya ang mga job opening naman sa Austria. Hanggang 75,000 healthcare workers ang hinahanap nila, bukod pa sa mahigit 200,000 job opening sa iba pang mga larangan. Bunga yan ng partnership ng Philippine at Austrian government na win-win solution daw para sa parehong bansa ayon kay Austrian Ambassador to the Philippines, Dr. Johan Brieger. Matagal na natin pinag-uusapan yan with the Austrian government, no, at saka yung iba't ibang mga stakeholders, yung requirements for the nurses, magkakaroon sila ng nostrification.
At meron ding language requirement, German language requirement. Bago umalis, kailangan B1 sila. Pagdating nila doon, kukontinue nila to have a B2 German language proficiency. Paantayin lang yung announcement mula sa department. All in all, nakikita natin, dapat prepared sila doon sa magiging proseso. As mentioned, merong German language requirement. So, yan yung isa sa mga paghahandaan nila in the future. Sa mga naririnig ko, sa mga komento sa ibang mga news na maganda rin po sa Austria. Maganda po yung pamumuhay nila, maganda po magtrabaho sa Austria. Isa rin siya sa magagandang bansa na pwedeng puntahan. Okay na po ako, sir, sa requirements. Yun nga po yung iba kong mga papel, baka nag-expired na. Sa ngayon, meron ng halos 6,000 Pinoy roon, kabilang ang mga nasa hospitality industry at health and social work service. Para sa GMA Integrated News, Dan Otingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Niratify na po ang circular para maibenta sa Kadiwa stores ang mga smuggled na asukal. Itinalaga namang officer in charge ng Sugar Regulatory Administration ang Agriculture Undersecretary na kailan lang ay naging kontrobersyal dahil sa inaprubahang sugar import permits. Nakatutok si Bernadette Reyes. Minsan ang na-question ang legalidad ng pag-aproba niya sa pag-import ng halos kalahating milyong metriko tonelada ng asukal. Sa kabila niyan, itinalaga na si Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban bilang Officer in Charge OIC ng Sugar Regulatory Administration o SRA. Ngayong epektibo na ang pagbibitiw ni David John Tadeus Alba bilang administrador. Once the admin po is not available or there is no admin, the chairman of the board, which happens to be represented by Senior Yusek, will become OIC. That is a temporary OIC. After that, we will appoint an OIC, which is usually the most senior deputy administrator that we have. Kinumpirma rin ni Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil ang impormasyong yan. Sabi ni SRA Board Member Pablo Luis Ascona, may mga nakatalaga namang deputy administrator ang ahensya, pero may mga tungkulin daw na hindi nila saklaw at maaari lang gampanan ng OIC. The urgency of an OIC is very important kasi we still have importation coming in. And we still are continuing to come out with the import clearances. So we need somebody to take the place muna. Suportado naman ng United Sugar Producers Federation of the Philippines o UNIFED ang pagkakatalaga. Maganda yun kasi direct link tayo sa presidente. So kung ano ang kailangan ng sugar industry, nandyan siya. He can relay kagad. Sa pinakahuling price monitoring ng DA, umaabot hanggang 110 pesos ang kada kilo ng puting asukal. Kaya naman apektado ang mga mamimili at mga maliliit na negosyo kagaya nito. Kaya naman plano ng SRA na magtakda ng suggested retail price sa puting asukal. Kung tinatanong mong kumikita kami, mayroong kunti na lang dahil sa napakataas pa rin ang mga presyo ng ingredients. Gaya po ng number one, asukal. As for SRP, we should come up with one SRP for all the sugar that we have. So yung suggestion po is 85 pesos. Pero habang mahal ang puting asukal, dumidiskarte na lang ang ilan. Mataas po ang presyo ng asukal, kaya po ang ginagamit po namin is wash sugar. Mga nasa 10 pesos po ang difference po. Samantala, niratipika na ng SRA ang draft memorandum circular na nag-aamyenda sa ilang probisyon para payagan ang pag-donate ng mga smuggled na asukal na ibebenta sa Kadiwa. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Mahigit 5 milyong piso kada araw ang posibleng mawalang kita sa Puerto Galera kung isasara yan sa turismo. Binanggit yan ng Tourism Department matapos bumagsak sa quality test ang tubig mula sa ilang lugar doon, kabilang ang ilang bahagi ng sikat na White Beach. Nakatutok live si Andrew Bernardo ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Andrew? Alam mo Mel, halo-halong emosyon na yung nararamdaman ng mga residente at mga negosyante dito sa Puerto Galera. Ang inaalala nila, baka yung inaasahan kasi nilang malaking kita sa buhos ng mga turista ngayong summer ay mauwi sa wala matapos ng bumagsak sa water quality test yung maraming lugar dito sa bayan.
Enjoy sa paliligo sa dagat ang ilang turista nang tunguhin namin ang pamosong White Beach ng Puerto Galera sa Oriental Mindoro. Marami di alam ang tungkol sa abiso ng Department of Health at Department of Environment and Natural Resources na posibleng peligro matapos bumagsak sa water quality test ang 26 na sampling station sa bayan ng Puerto Galera. No, I'm not aware. I'm not from here. Balita lang namin na pwede na ang Puerto Galera. Hindi nakarating sa amin na pwede na siya. Bagamat abiso pa lamang at wala pang direktang swimming o fishing ban na ipinatutupad sa Puerto Galera, sabi ng Department of Tourism, malaking dagok sakaling isara ang turismo sa bayan. Mahigit 5 milyong pisong kita kada araw ang pwedeng mawala sa Puerto Galera kung gagawin yan, naaabot sa 900 milyong piso sa loob ng 6 na buwan. Mahigit 11,000 tourism worker din ang maaapektuhan. Sa Puerto Galera rin daw nang gagaling ang 85% ng tourism economy ng buong probinsya ng Oriental Mindoro. Ang jet ski operator na si Romeo, aminadong nababahala sa balita. Kasi kung sa mga turista na galing Manila, at least hindi na sila mag-aano talaga. Eh mawalan kami ng kita. Ayon kay Jerry Lynn, may-ari ng isang resort sa White Beach, may ilan ng turista na mula sa Maynila ang nagpakansela ng booking para sa long weekend. Well, it's malaki talaga effect niyan. As you see, right now, laki-laki ng space ko before. Ang dami-daming tao niyan. I mean, everybody's scared or natatakot sila na, ma'am, what's going on? Apila ng residenteng sinika na sa turismo lang umaasa. Sana magkaroon ng ng clear distinction yung mga nire-release na data. Kasi kabuhayan ng buong Puerto Galera yung nakasalalay dito. Sa kabila ng sitwasyon, inanyayahan ng ilang negosyante ang mga turista na bumisita pa rin sa Puerto Galera. If you come here and you see any sign of oil here in White Beach, we will refund your money. Naninindigan ng gobernador ng Oriental Mindoro kung ano ang dapat na maging prioridad ng pamahalaan sa ngayon. I also care para sa ating mga taong maliligo. Kung mawalan man tayo ng konting hanap buhay for the meantime, ito naman po'y pwede nating bawiin sa papaanong paraan. Pero nilinaw ng gobernador na bukas pa rin ang turismo sa Puerto Galera. Sinubukan din ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang Puerto Galera LGU pero wala pa silang tugon. Pero nauna na rin nilang sinabi na mananatiling bukas ang turismo sa bayan. Mel, sabi naman ng Provincial Tourism Office, sakali daw na mag-i-issue ng swimming ban, hindi daw ito sa kanila magagaling kundi sa mga national agencies. Mel. Maraming salamat sa iyo, Andrew Bernardo, ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, kulang ba talaga ang mga ride-sharing units sa TNVS? Inuusisa yan ngayon kasabay ng pag-alma ng mga taxi at mismong TNVS sa pagbubukas ng LTFR bilang dagdag 10,000 TNVS slots. Nakatutok si Joseph Moro. Alas 4 pa ng madaling araw, namamasada ang taxi driver na si Ernesto, pero nang makausap ko siya, 220 pesos pa lamang daw ang kita niya. Dapat siguro mga nasa 1.5 na dapat ang hawak kong pera nito pang gantong oras. Ngayon, alaho. Partida pa dahil bukod sa pagiging regular na taxi, nakakabit din sa ride-hailing app ang kanyang sasakyan. Pero kahit doon, wala rin daw booking. 2 oras na siyang nakatenga. Napakahina po talaga sobra. Pasada. Nagpapahinga na lang po kaysa magsayang po ako ng gas, kakaikot-ikot dyan. Katulad ni Ernesto, tenga rin ang driver na si Raul. Daming kalaban. Sino? Yung mga grab, pati mga habal-habal. Dati raw, 2,000 ang kanyang kinikita araw-araw pero ngayon, nasa 700 na lamang. Matagal lang gusto balis. Inanunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na nagbukas sila ng lampas 10,000 na mga slots sa Metro Manila para sa mga Transport Network Vehicle Service o TNVS, bagay na inaalmahan ng mga tradisyonal na taxi driver at maging mga nagti-TNVS mismo. Ayon kasi sa LTFRB, may 65,000 na kabuang bilang na mga TNVS ang dapat na nasa kalsada. Pero sa Metro Manila, nasa mahigit 8,000 pa lamang ang gumaganang TNVS. Meron po nakitang kakulangan dahil sa mga experiences natin for the past month. At doon po sa mga data na gathered po ng LTFRB.
Ang kakulangan ng mga taxi ang dahilan din daw kung bakit nagkaka-surge charge o dagdag na charge kapag peak season o peak hour. Bakit ano ng surge charge is kakulangan ng supply. Paligay ko pag kinupunan natin, dapat hindi na ganun kataas ang surge charge. Kasalukuyang nakabinbin ang petisyon kontra sa surge charge sa LTFRB. Pero para sa mga driver ng tradisyonal na taxi, awat na. Mag-aagawan na ho kami rito. Sana magkaroon ng ceiling. Sabi ng Laban TNVS, organisasyon ng mga TNVS drivers, busisiin ng LTFRB ang datos nito kung kulang ba talaga ang mga taxi. Dahil kung sila lamang, hirap na rin silang makakuha ng mga pasahero. Meron pong oversupply dahil ito po yung nararanasan po ng mga TNVS drivers dahil sa tumal. Ayon naman kay LTFRB Chairman Attorney Choffy Luguaris III, bukas ang kanyang opisina para pag-usapan ang pagbubukas ng karagdagang TNVS slots. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mahigit 1,400 ang pumasa sa April 2023 Pharmacist Licensure Exam. Nanguna dyan si Lynn Dale Gallardo ng Cebu Doctors University na nakakuha ng 93.55%. Nanguna naman sa may pinakamataas na passing rate na 97.14% ang St. Louis University. Ginanap ang pharmacist licensure exams noong April 10 hanggang 11 kung saan mahigit 2,000 ang kumuha ng pagsusulit. Sa magandang balita muna, pinarangalan muli ang GMA Network sa prestigyoso New York Festival's TV and Film Awards. 2 gold at 2 bronze medals ang iginawad sa ilan nating programa. Bukod pa yan, sa 5 finalist certificate. Gold World Medalist para sa kategoryang Health and Medical Information ang kapuso mo Jessica Soho para sa episode nitong Sugat ng Pangungulila. Gold World Medalist din sa kategorya namang Social Issues ang The Tom Araulio Specials para sa episode na Mata sa Dilim. Bronze World Medal naman sa kategoryang Cultural Issues ang iginawad sa GMA Integrated News Digital Video Labs online newscast na Stand for Truth para sa dokumentaryong Runaway Child Brides, ang kwento ng mga tumakas sa buya. Bronze World Medal naman para sa Entertainment Program Drama Category ang iginawad sa Kapuso Primetime Series na Maria Clara at Ibarra. Nakakuha rin ang mga finalist certificate ang Kapuso Network para sa KMJS episode na 11, The Atom Araulio Specials na Ang Nawawala, dokumentaryo ng Reporter's Notebook na Baha to School, dokumentaryo ng Eyewitness na Ang Langaw na Hindi Binubugaw, at episode ng Born to be Wild na Primate Planet. Inaalay po ng GMA Network ang mga parangal na ito sa inyo, mga kapuso. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangyo. At ako po si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.